So good morning mga kababayan. Welcome back po sa bago na naman nating vlog. Bago na naman nating pag-uusapan ngayong araw. Bali, pupunta lang tayo mga kababayan dun sa ating bagong jujutian. Malapit lang naman yun dito mga kababayan. So kaya medyo tanghali na rin ako na pupunta doon kasi naka-idlip ako. Ay nako, 11:22 na ng tanghali mga kababayan. Ngayon pa lang tayo pupunta doon sa ating bagong jujutian. Titingnan natin mga kababayan kung okay ba siya. At kung magustuhan natin di i-grab na natin. Ay nako, ganun talaga mga kababayan pag gwardiya. Lipat-lipat lang. Pag-gasolina muna tayo dito mga kababayan. Para sigurado. Init. Grabing init. Full tank boss. Unleaded lang. Grabe naman. Biglang ta. Oy, boss. Sayang naman. Sayang yung ano sa akin doon sa gasoline girl ba yun o gasoline boy. Umapaw mga kababayan. Di ata siya nakatingin doon sa ano. Ay nako, maging liso na lang sana sa kanya yun. Okay lang yun mga kababayan, walang problema doon. Marunong naman tayong umintindi sa mga bagay na hindi sinasadya at saka sinasadya. Uy, ganda ng jacket. Gap, ganda nun ah. Dito tayo sa ano mga kababayan dadaan. Ang lusot natin ito ay Carmel Mall. Madadaanan natin yung Don Bosco. Uy, may ano nga pala dito. May caravan nga pala dito si Madam Lenny Robredo sa ano Don Bosco mga kababayan. Sigurado baka matraffic nga yan. Pero sana wag naman. Dami sasakyan. Vaccination and parking area. Parking area pala to dito. Sige tayo dito mga kababayan. Don Bosco College yata ito eh. Dito lang yan mga kababayan sa ano, Kanlubang pa ata ito eh. Oo tama, Kanlubang pa ito mga kababayan, Don Bosco. Tapat ng I-Mall. Ba't parang flat ng gulong sa uli ha? Yun mga kababayan, oh. Dito ang caravan ni Ma'am Lenny, Madam Lenny Robredo. Magingan lang din tayo. Siyempre may sinusuportahan din tayong presidente. Huwag nating anahin yung
maging ano tayo, patas lang. Ay ako, sulit bibiin tayo mga kababayan. Respetuhin natin yung desisyon ng iba kung sino yung gusto nilang iboboto. Lahat naman tayo ay may karapatan mamili kung sino ang ating mga napupusuan na tumatakbo pagka presidente ng Pilipinas. Pero tayo ay solid BBM, Sara. Okay naman pala mga kababayan ang ano, daan. Hindi naman pala matraffic. Eh, saan kaya dito yung sinasabi nila ano? Parang madudulas ang gulong ko talaga sa Olivet. Walang siguro talaga to sa hangin. So, paano na tayo dito mga kababayan? Dito ata yung mga ubayan. Dito tayo. Dito ata yun. Barangay Batino mga kababayan, Calambas City. McDonald's lalo, tutumbukoy natin mga kababayan. Tapos kanan. McDonald's. Dito kakanan tayo dito mga kababayan. Swing arm lang boss, tinamaan ng ano nung side wheel. Buti yan lang, sayang air. Ano pa naman yung motor ni boss? A sniper. Third generation na ata yung fourth generation. Latest lang din yun mga kababayan. A few inches later. Sir, tatanong lang po sana sir kung dito ba sir yung ano ng Tikno Park? Pilin best boss. Sige boss, thank you. Uy, ganda ng kalsada. Shout out sa iyo, Ka-59. Hi. Friendly si 59 mga kababayan. Ang ganda pa na kalsada dito.
ganda rin. Syudad di Calamba. Boss, magandang tangali po. Boss, nandito ba sa loob po, boss, yung Perushi? Oo. Saan po ang ano dyan, boss? Perushi. Ah, dito po? Ah, dito po, kakaliwa na po ako dyan, boss. Sige po, thank you po. Yes, sir, thank you po. Yon mga kababayan, nakapasok na ho tayo sa loob ng Telinvest Technopark, Calamba City. So, hanapin na lang natin yung Perushi. Ayun, Perushi. Ano po, sir? Wala naman natang huli dito, sir, ano? Kahit walang helmet, sir, ano? Hindi, wala naman kulang pa rin sa bilang. Ah. San tayo, sir? Naka-aircon lang nila. Kaya lang, palagi panggabi na lang dyan. Ah, retain talaga, sir, sa panggabi? Diretso lang, sir? Dito na, sir? 20 minutes later. Let's go. Yon mga kababayan, pauwi na po tayo. Nakita na natin yung ating pwesto mga kababayan. Sa tingin ko okay naman. Siguro magiging maayos din naman siguro ang ating kalagayan doon. Hi. Yon po, nakalabas na po ako ng Telinvest Technopark dito sa Calamba. Sa ngayon po, diretso muna ako ng bayan. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.